Okay, so yun po mga kababayan, magandang hapon sa inyong lahat or gabi mga kababayan ko. Update lang po tayo dahil kanina yung isang video na ginawa natin, yung tungkol sa kay VP Sara at kay Speaker Martin Romualdez. Yun po sa departure po yon ni Pangulong Bongbong Marcos para sa kanyang state visit po sa Kuala Lumpur sa Malaysia mga kababayan. Ngayon naman po, update po tayo sa paglapag naman o pagdating ni PBBM doon po sa Malaysia. Okay. Very safe naman po ang biyahe mga kababayan ni Pangulo. So far, pagdating niya nga po doon, yung mismong pamahalaan po ng Malaysia, napakaganda ng pagtanggap sa kanya with the red carpet talaga mga kababayan, mula po sa hagdanan, galing po dun sa eroplano papunta po sa mismong sasakyan na magsusundo po sa kanila. Okay, play ko to habang ayan. Ayan po yung video na nakuha po natin, binigay po sa atin mga kababayan, sinend po para at least may update po kayo. Okay. Ayan po yung arrival mismo ni PBBM with the First Lady Lisa. Ayan, kung matatanaw nyo po, ayan o, pababa sila doon sa mismong tawag nito, eroplano. Okay. Marami, tatlong clip to eh. Medyo long distance lang po yung ating video. Ayan, nakahanap na ng ano, anggulo. Okay. Ayan, ang pagtanggap po sa kanila doon. Napakainit po mga kababayan. Alam po natin na kapitbahay lang natin tong Malaysia and talagang matindi po yung relasyon ng Malaysia tsaka ng Pilipinas mga kababayan ko. Tsaka hindi po basta-basta yung nag-imbita ha kay Pangulong Bongbong Marcos. Yung nag-imbita sa kanya ay mismong hari ha ng Amerika tuloy ng Malaysia mga kababayan, at the same time yung kanilang Prime Minister mga kababayan. Magkaibang tao yun ha, yung Prime Minister tsaka hari po ng Malaysia. Oh, ayan. Okay, lagay tayo ng litrato. Okay, this one, ayan. PBBM together with First Lady Lisa. Ayan po, yung napakainit na pagtanggap po sa kanila. Okay, ayan mga kababayan. Walking in the red carpet po mga kababayan. Okay, so far, para po sa mga updates din natin, ngayong gabi pala, tignan mo, pagkarating ni Pangulong Bongbong Marcos doon ah, wala mo lang pahinga, mga kababayan. Di muna magre-relax. Bakit po? Kasi umalis si Pangulo anong oras kanina. Tingnan natin anong oras sa umalis dito sa Pilipinas ah, mga kababayan. Umalis siya dito, I think, mga alauna. Diba? Mga alauna po, mga kababayan. Ilang oras ba yung Manila to Kuala Lumpur? Manila to Kuala Lumpur flight time. Nasa 3 hours din? Ganun ba? How many hours is Kuala Lumpur from Philippines? Okay, yan. Sabi dito, nasa Manila to Federal Territory of Kuala Lumpur, all airports is 3 hours and 55 minutes daw mga kababayan. So almost 4 hours din ang Manila to Kuala Lumpur ah. Ano tayo ng mapa? Ilang miles yan? Yung distance eh, ano natin mga kababayan, di ba? Okay, that is 2,469 kilometers po from Manila to Kuala Lumpur mga kababayan. Okay, ganyan po kahaba ang biyahe ni Pangulo. Nasa almost 4 na oras. So, from alauna, dumating doon ng mga alas 5, mga kababayan. So, parparas lang tayo ng time zone ni Malaysia, mga kababayan. Ngayon, pagkarating po doon, alas 5, pahinga konti. Pagka alas 6,
mga kababayan, nang gabi, doon na. Meeting with the Filipino community kaagad. Totoo po yan. Nakalagay dito, on the first day of his state visit in Malaysia, President Ferdinand R. Marcos Jr. personally expresses the Philippines' heartfelt gratitude to overseas Filipinos for their contributions and continued support as he holds a community gathering with his countrymen in Kuala Lumpur, which is ngayon mangyayari, mga kababayan. Sabi pa nga ng ambassador to Malaysia, ng Pilipinas po ah, Philippine ambassador to Malaysia na si Ambassador Charles Suse, na naalala ko itong si Charles Suse, naging ano to, spokesperson yata to ng DFA during the Aquino time, mga kababayan. Said that there are around 900,000 Filipinos living and working in the country whose hard work and contributions are largely recognized and respected in Malaysian society. Most of them are employed as household service workers, while the others are professional, semi-skilled, and involved in the agriculture, services, and hospitality sectors. They contribute a lot to the Malaysian economy, especially our workers in doing work in plantation, in agricultural sector, because these industries are very important to the Malaysian economy, and these are the ones that are heavily dependent on foreign workers. Ayan po, mga kababayan, yung binanggit dyan ni Philippine Ambassador to Malaysia, Charles Suse. Mga kababayan, okay, malinaw yan ha. Ngayon, ano pa? Generally speaking, our OFWs, they contribute about 10% to our GDP. Ayan, mga kababayan, gross domestic product, which is one of the main drivers of the Philippine economy. And President Marcos himself said that our OFWs, the remittances, they fuel our engine of progress. Ayan. At sabi ni Ambassador Jose, stated that this visit of President BBM is a great significance to the Filipinos and Malaysia, having won over 78% of the overseas votes from this country in the May 2022 national election. Ang tindi, mga kababayan. Ganun kalakas si Pangulo sa Malaysia. Okay, play natin ulit yung ano, yung arrival niya. Ayan, mga kababayan. Arrival po ni PBBM doon po sa Malaysia po, mga kababayan. Ayan. Okay, in red carpet pa talaga yan, mga kababayan ko. Diba? Ang galing. Okay. So, ayan. And anytime soon, abangan po natin ang pakikipagkita, meet and greet, mga kababayan, ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga lokal. Not local. Filipino community pala. Sorry, not local. Filipino community sa Malaysia, mga kababayan. So yun po, maraming salamat sa patuloy niyong suporta sa ating channel na Joshua Corpus Vlog. God bless po, mga kababayan, at patuloy po tayong kasama at kaisa ni Pangulong Bongbong Marcos para sa bagong Pilipinas. Maraming salamat and God bless po, mga kababayan ko.